Mga kasambuhay, isa mapagpalang mamahal na araw. Pumasok na po tayo sa itinakdang panahon ng simbahan sa paggunita at pagpapalalim sa pag-unawa at pananampalataya sa Panginoong Hesus na nagpakasakit, namatay at muling nabuhay para sa ating kaligtasan. Kung maalala ninyo sa liturhiya ng Miyerkules ng Abo o Ash Wednesday, may tatlong mahalagang bagay o three pillars of our Lenten journey o pilgrimage na itinakda ang simbahan. Una, ang pananalangin, lalo na ang pagsisimba, pagninilay at pag-aaral sa salita ng Diyos. Ikalawa, ang pag-aayuno at abstensya, na layunin ay tunay at taimtim na pagsisisi sa mga kasalanan. At ikatlo, ang pagkakawang gawa, lalo na ang pagkalinga sa mga dukha. Bukod sa tatlong mahalagang bagay na ito ng ating Lenten journey pilgrimage, napakaraming tradisyon, kaugalian, pamamanata at paraan ng pagdiriwang tayo mga Pilipino. Kabilang na diyan ang pasyon, daan ng krus, at visita iglesia. Ang pasyon ay isang naratibong tula na nagsasalaysay sa marubdob na pag-ibig at pagpapakasakit ni Jesus para sa sanliputan. Ayon sa kasaysayan, ang unang sumulat ng pasyon ay si Gaspar Aquino de Belen na tubong Rosario, Batangas, noong panahon ng Kastila noong ika-18 siglo. Nagsisimula ang pasyon sa paglalang o creation story at may ilang bersyon na nagtatapos ito sa assumption o pag-akyat sa langit ng ating mahal na Birheng Maria. Nasusulat ang pasyon sa Quintilios, isang talutod na nahati sa limang linya. Ang unang tatlong linya ay nagsisilbing tema at ang mga sumusunod na linya ay ang refrain. Ang bawat linya ay sinasagawa sa walong pantig na magkakatugma. Aawitin o babasahin ng unang grupo ang unang tatlong linya, samantalang ang ikalawang grupo naman ay aawitin o babasahin ang mga natitirang linya. Tagulaylay o parang nananaghoy ang himig o tono ng pagbasa ng pasyon. Madalas dinadaos ang pasyon o pagbasa sa mga probinsya pagkatapos ng misa ng palaspas, ngunit marami na ring simbahan sa syudad ang nagdaraos nito. Ito ay ginagawa para sa buong komunidad, pero may mga pagkakataong ginagawa ito ng mga pamilya sa tahanan. Ang daan ng krus o daan ng hapis o via crucis o way of the cross ay tradisyon kung saan sinasariwa o ginugunita ang dakilang pagpapakasakit ni Jesus mula sa pretoryo hanggang sa kalbaryo kung saan siya ay sumakabilang buhay na nakapako sa krus. Noong sinaunang siglo ng Kristyanismo, tinawag ng mga unang mananampalataya na istasyon ang iba't ibang mga puok sa Jerusalem na kung saan sandaling tumigil si Kristo o nakasalubong ang isa o iba pang taong habang tinatahak niya ang daan patungo Kalbaryo. Simula noon, maraming peregrino o pilgrims ang nagtutungo sa mga istasyon na ito ng Via Dolorosa sa Jerusalem. Noong una, natatangi ang debosyong ito sa Jerusalem. Pinalalim ito ng mga Santo Papa, lalo na noong gitnang panahon o Middle Ages, kung saan hinikayat ang mga mananampalataya na magtungo sa Jerusalem bilang panubos sa kanilang mga kasalanan. Ngunit dahil sa kahirapang magtungo sa Jerusalem, hinikayat na lamang ang mga mananampalataya na pagnilayan ang daan ng krus sa sariling simbahan o puok. Ang mga pangunahing tagapagtaguyod ng debosyon ay ang mga Pransiskano, na pinagkatiwalaan rin ng mga Santo Papa na pangalagaan ang mga banal na lupain o ang Holy Land. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng iba't ibang bilang ng mga istasyon at sa ibang bersyon, nagkakaroon ng iba't ibang pagkakasunod-sunod. Noon lamang 1731, itinakda ni Pope Clement XII sa bilang na 14 o 14 ang mga istasyon. Matapos ang Vatican II, iminungkahi ng ilang mga dalubhasa sa teolohiya na dapat isama ang muling pagkabuhay ni Kristo sa daan ng krus. Dahil ang daan ng krus ay isang debosyon at hindi isang pagdiriwang na liturhiko, hindi nagbigay na opisyal na kautusan ang Vatikano tungkol dito, kundi mga mungkahi lamang. Dinadalangin ang daan ng krus tuwing araw ng Biyernes sa mga araw ng pagbabalik loob sa Diyos at lalo na ngayon sa panahon ng 40 araw ng paghahanda sa Pasko ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Kadalasan ay sa tuwing umaga ng Biyernes Santo bago ang huling pitong wika. Nakaugaling ang gawing ito sa paligid ng simbahan,
kapilya o pilgrimage sites, lansangan o kaya'y liwasan kung saan itinayo ang mga istasyon. Ang bisita iglesia ay isang kaugalian kung saan nagpupunta ang mga mananampalataya sa iba't ibang simbahan upang magdasal at alalahanin ang mga paghihirap at sakripisyo ni Jesus. Noong unang panahon, layunin lamang ng mga mananampalataya na bisitahin ang Blessed Sacrament, ngunit hindi kalaunay ito'y naging isang pilgrimage o paglalakbay sa mga simbahan. Hindi pasyal o pagandahan ng simbahan o altar of repose ang layunin ng visita iglesia, kundi pakikipagtagpo kay Jesus na laging buhay sa kanyang simbahan, pakikiisa sa kanyang pagdadalamhati at paghingi ng tawad sa kanya sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisan. Maraming debotong nagdadasal ng dalawang istasyon sa bawat pitong simbahan, samantalang ang iba ay pumupunta sa 14 na simbahan katumbas ang bawat istasyon o daan ng krus. Sa Biblia, nangangahulugan ang bilang na 7 ng kabuuan at kaganapan. Halimbawa, 7 araw ng paglikha ni Yahweh sa sanlibutan kasamang araw ng pahinga. 7 ang diakono na binabanggit sa bagong tipan na tinawag para maglingkod sa mga mahirap sa unang pamayanan ng Kristiyano, at 7 anghel at simbahan ang nabanggit sa aklat ng pahayag. Noong 1300, itinaklara ni Pope Boniface VIII ang taon ng Jubileo o Jubilee Year, kung saan sinimula ng pagbisita at pagdarasal sa mga malalaking basilika sa Roma. Iniugnay naman kay San Felipe Neri sa taong 1553 ang debosyon sa pagbisita sa 7 mahalagang simbahan, ang St. Peter, St. Paul Outside the Walls, St. Sebastian, St. John Lateran, St. Lawrence Outside the Walls, St. Mary Major sa Roma, at ang Basilica of the Holy Cross sa Jerusalem. Ang mga Kastilang misyonero naman ang nagdala at nagpakilala ng debosyon sa bansa noong 16th century. Sa mga lugar na liblid at malalayo ang mga simbahan, imbis na ang mga deboto o mananampalataya ay pumupunta sa syudad, 7 beses na lamang sila pumapasok o muling pumapasok at nananalangin sa kanilang kapilya o simbahan. Sa tulong ng makabagong teknolohiya sa kasalukuyan, mayroon na ring online o virtual visita iglesia na kung saan ang mga may sakit sa bahay o mga overseas Filipino workers ay maaaring makiisa sa debosyong ito. Tunay ngang mayaman ang kultura at pananampalatayang Pilipino pagdating sa mga tradisyon, kaugalian at paraan ng pagdiriwang ngayong mga mahal na araw. Mahalaga ang mga sakripisyo o gawaing panlabas na ito na nabanggit, ngunit magandang paalaala na ang tunay na kabanalan higit sa lahat ay kaloob ng Diyos. Ang kabanalan ay ang pagbubukas ng ating kalooban sa Espiritu Santo, katulad ng pananampalataya ng ating Panginoong Hesus sa Ama. Mismo ang ating Panginoong Hesus nagsabi, walang silbi ang pagsamba sa akin kung malayo naman sa akin ang inyong puso. Higit na kinalulugdan ng Diyos ang malinis na puso at mababang kalooban, hindi lamang ngayong mga mahal na araw, kundi sa ating pang-araw-araw na buhay. Ito po ang mga ilang tradisyon at kaugalian nating mga Pilipino ngayong mga mahal na araw. Samahan po ninyo kaming muli sa susunod nating pagninilay dito sa inyong gabay sa pagsamba at buhay. Ito po si Father Angelo Paulo Asper ng Society of St. Paul, doing all for the gospel. Pagpalain kayong lahat.